Good morning sa inyong lahat. Yung unang pagbasa ay galing sa aklat ng Exodo. Ito ay nasa 40th kabanata. Ito na ang huling pagbasa natin for several days. Ang ating mga first reading ay galing sa Book of Exodus. And this is the last. Bukas, iba na, Book of Leviticus na bukas. At dito sa pagbasa, kung inyong matamang napakinggan, ay gumawa si Moises ng tabernakulo. As instructed by the Lord, gumawa ka ng isang tabernakulo. No? At yan ay isilid mo sa tolda kung saan nagkikita si Moises at ang Panginoon. At doon ay inilagay ang Ark of the Covenant, ang kabanantipan. Ano bang laman ng kabanantipan? Nandoon yung Ten Commandments. Then eventually, nilagay din doon ang kapirasong mana. Alam niyo yung mana, ang Panginoon kasi nagpapadala sa kanila sa umaga ng pagkain. Pagising ng mga Israelita sa umaga, paglabas nila sa tolda nila, may mga nakalatag na parang tinapay sa sahig, sa bukid, mga parang mga flakes. No? At yan ang kinain nila for almost 40 years. Ang tawag diyan mana, tinapay, no? Kaya yung laman ng kabanantipan ng Ark of the Covenant, nandoon ang 10 commandments na binigay ng Diyos sa mga Israelita, at nandoon din yung mana, yung tinapay, no? At nung maayos ni Moises yung tabernakulo at yung kabanantipan sa loob nito, bumaba doon ang Panginoon. No, the presence of God is there. Nandun ang Panginoon. At sinabi dito, dinescribe sa atin na sa paglalakbay nila daw, tuwing wala ang, kung tuwing hindi nakababa ang ulap sa tabernakulo, maglalakbay sila. Pero kapag nakababa ang ulap, nandun ang Panginoon, hindi sila maglalakbay. Hihinto lang sila. So oras na nawala ang ulap at tumaas, patuloy sila sa paglalakbay nila. At napansin nila na ang Panginoon nakabantay. May ulap na nakabantay sa kanila. Sumusunod. At pag sa gabi ang sabi, ito'y parang haliging apoy. A pillar of fire na nagka-guide sa kanila at nagbabantay sa kanila. For almost 40 years, hindi sila iniwan ng Diyos sa kanilang paglalakbay, either sa ulap, sa umaga, at sa apoy sa gabi. Laging kasama nila ang Panginoon at nandun ang Ark of the Covenant with them. No? Itong Ark of the Covenant ang simula ng templo. Eventually na sila mag-settle na sa Israel, ay bumuo na si Solomon ng isang templo at doon inilagay ang kabanantipan. No? Mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng reading na ito para sa ating lahat is the abiding presence of the Lord. Hindi umaalis ang Diyos sa buhay ng tao. Nakabantay, nakaalalay, at tayo parang mga Israelita, sila naglakbay sa disyerto, tayo din naglalakbay sa buhay. Saan tayo papunta? Sa paraiso, sa promised land, sa buhay na walang hanggan. Pero ang maganda, ginagabayan tayo ng Diyos. Kung ang mga Israelita sa lumantipan ay ginabayan ng Diyos at dala nilang kaban, nandun ang salita at ang mana, dito naman sa New Covenant, sa bagong tipan, ganun din, naglalakbay tayo, pero meron tayong salita at meron tayong tinapay. Pinapakain din tayo ng Panginoon. So yung Old Testament at New Testament, pwede yung pagtakbo
kaklubin at parehas ang sinasabi sa atin. May salita ng Diyos at may mana. At ang mana natin ngayon ay ang Panginoong Jesus na ating tinapay ng buhay nating lahat. No? At tandaan natin, tuwing tayo lumalabas pagkatapos ng Misa, bawat isa sa atin is the new Ark of the Covenant. Tayong lahat, ikaw, kaban ka ng tipan pag lumabas tayo ng simbahan after a mass. What is in you? You have the Word of God and you have the bread of life. Ganyan din ang laman ng kaban ng tipan. Nandun ang utos ng Diyos at nandun ang mana. Sa'yo din, paglabas mo ng simbahan, pagpunta mo sa daigdig, kaban ka ng tipan. Nasa iyo ang salita ng Diyos na tinatanggap mo ngayon at nasa atin din ang tinapay ng buhay. Kaya, napakalaki pala ng ating gampanin, no? Paglabas natin ng simbahan, kailangan ng tao ng gabay. Kailangan ng tao na sila'y samahan ng Diyos. Sa pamamagitan mo, pamamagitan natin, mababanaagan ang paggabay ng Diyos dahil ikaw ang kaban, ang bagong kaban ng tipan ng Diyos para sa iba.